Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 10 September 2024. Nandito tayo sa aklat ng Zephaniah chapter 2. Ang panawagan na magsisi. Pakisabayan ako ng basa, guys. Pare-pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at history na rin ng Israel. Double purpose, eh. So, dito na tayo sa Zephaniah chapter 2, verse 1. Magtipon-tipon kayo at magpulong bansang walang hiya. Verse 2, bago kayo ipadpad na gaya ng ipang tinatangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh, bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang puot. Verse 3, manumbalik kayo kay Yahweh, kayong magpagkumbaba, kayong sumusunod sa kanyang kautusan. Gawin ninyo ang tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh, baka sakaling kayo'y makaligtas sa parusa ng araw na iyon. Hahatulan ang mga bansa sa paligid ng Israel. Huwag mo kami isali, Father God, sa parusa. Kasi sa paligid daw ng Israel, guys, eh, diba? Pagka sinasabing paligid, yung mga nakapaligid, okay. Verse 4, walang matitira sa lungsod ng Gaza at walang matitira sa lungsod ng Ashkelon. Ang mga taga-Asdod ay palalayasin sa katanghaliang tapat at itataboy ang mga taga-Ekron. So, expected nyo na, guys, yung lungsod ng Gaza, di ba ngayon? Nag-aano sila dyan? May kaguluhan ngayon dyan. So, expected nyo na na walang matitira, oh. Yung verse 4, walang matitira sa lungsod ng Gaza, walang matitira sa lungsod ng Ashkelon. Ang mga taga-Asdod ay palalayasin sa katanghaliang tapat at itataboy ang mga taga-Ekron. Verse 5, kahabag-habag kayong naninirahan sa mga baybay dagat, kahabag-habag kayo mga Keretita. Ang salita ni Yahweh ay laban sa iyo. O taga-Kanaan, lupain ng mga Filistiyo, lilipulin kong lahat ang inyong mga mamamayan. Verse 6, ang mga baybay dagat ay magiging pastulan, tahanan ng mga pastol at silungan ng mga kawan. Verse 7, ang baybay dagat ay titirhan ng mga hindi namatay sa lahi ni Juda. Doon sila magpapastol at pagsapit ng gabi, sila ay matutulog sa mga bahay sa Ashkelon, sapagkat makakasama nila si Yahweh na kanilang Diyos at ibabalik ang kanilang mga kayamanan. Verse 8, narinig ko ang pangungutya ng Moab at ang paghamak ng mga Ammonita, iniinsulto nila ang aking bayan at ipinagmamalaking sasakupin ang kanilang lupain. Verse 9, kaya nga sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel, isinusumpa kong mawawasak ang Moab tulad ng Sodoma at ang Ammon tulad ng Gomora. Ang lupain nila ay mapupuno ng dawag at hindi na ito mapapakinabangan kailanman. Sasamsamin sila ng mga nakaligtas sa aking bayan at aangkinin ang kanilang lupain. Zephaniah chapter 2 verse 10, ito ang parusa sa kanilang kapalaluan at sa paghamak nila sa bayan ni Yahweh. Verse 11, sisindakin sila ni Yahweh, pawawalang kabuluhan niya ang mga diyos-diyosan ng sanlibutan at siya ang sasambahin ng lahat ng bansa sa kani-kanilang lupain. Verse 12, kayong mga taga-Ethiopia ay mamamatay rin sa digmaan. Verse 13, sa kapangyarihan ni Yahweh ay wawasakin ng Assyria, ibabagsak niya ang Ninibi at ito'y matutulad sa isang desierto. Verse 14, maninirahan dito ang mga kawan at ang lahat ng uri ng mga hayop. Sa parang ang mga buitre ay magpupugad sa mga sirang haligi at huhuni ang mga kwago sa may tapat ng bintana, gayon din ang mga uwak sa may pintuan sapagkat malalantad ang mga kahoy ng cedar. Verse 15, Zephaniah chapter 2 verse 15, ito ang mangyayari sa palalong lungsod na hindi nababahala at nagsasabing wala nang hihigit pa sa akin anong laking kasawian ang kanyang sinapit. Naging tirahan siya ng mababangis na hayop, kukutyain siya at pandidirihan ng lahat ng magdaraan doon. Ang kapahamakan at katubusan ng Israel, Zephaniah chapter 3 verse 1, mapapahamak ang mapaghimagsik na lungsod ng Jerusalem,
punong-puno ng mga makasalanan at mga pinunong mapangapi. Verse 2, hindi ito sumusunod kay Yahweh at ayaw tumanggap ng kanyang pagtutuwid. Wala itong tiwala sa kanya at ayaw nitong lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Verse 3, ang kanyang mga pinuno ay parang mga liyong umuungal, ang mga hukom na may parang mga asong gubat sa gabi na sa pagsapit ng umagay walang itinitira kahit na buto. Verse 4, ang kanyang mga propeta ay di mapagkakatiwalaan at mapanganib, ang kanyang mga pari ay lapastangan sa mga bagay na sagrado at binabaloktot ang kautusan para sa kanilang kapakinabangan. Verse 5, ngunit nasa lungsod pa rin ni Yahweh, do'y pawang tama ang kanyang ginawa at kailanmay hindi siya nagkakamali. Araw-araw ay walang tigil niyang ipinapakita ang kanyang katarungan sa kanyang bayan, ngunit hindi pa rin nahihiya ang masasama sa paggawa ng kasalanan. Zephaniah chapter 3 verse 6, nilipol ko na ang mga bansa, winasa ko na ang kanilang mga tori at kuta, sinera ko na ang kanilang mga lansangan, kaya tula ni isamang tuoy dumaraan. Giba na ang mga lansod nila, wala nang naninirahan doon, sabi ni Yahweh. Verse 7, kaya't nasabi ko, tiyak na matatakot na siya sa akin, tatanggap na siya ng aking pagtutuwid. Hindi na niya ipagwawalang bahala ang mga paalala ko, ngunit lalo pa siyang nasabik gumawa ng masama. Verse 8, kaya't hintayin ninyo ako, sabi ni Yahweh, hintayin ninyo ang araw ng aking pag-uusig sapagkat ipinasya kong tipunin ang mga bansa at ang mga kaharian upang idarang sila sa init ng aking galit, sa tindi ng aking puot at ang buong lupa ay matutupok sa apoy ng aking puot. Verse 9, oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang sa kayawi lamang manalangin at sumamba at buong pagkakaisang maglingkod sa kanya. Verse 10, mula sa kabilang panig ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin at magdala ng kanilang handog. Verse 11, sa araw na iyon ay hindi na kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. Verse 12, iiwan ko roon ang mga taong mapagpakumbaba, lalapit sila sa akin upang magpatulong. Verse 13, hindi nagagawa ng kasamaan ang mga nakaligtas sa Israel, hindi na sila magsisnungaling ni Mandaraya man, uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag, wala na silang katatakutan. Pakisabayan ako para alam nyo kung saan ako banda nagbabasa. So, isang awit ng kagalakan dito na tayo sa Zephaniah chapter 3 verse 14. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Zion. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Zion, sumigaw ka Israel, magalak ka ng buong puso, lungsod ng Jerusalem. Verse 15, ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway na sa kalagitnaan mo si Yahweh ang hari ng Israel, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Verse 16, sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot Zion, huwag kang panghinaan ng loob. Verse 17, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Verse 18, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan, ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag nang maranasan ang kahihiyan. Verse 19, sa panahong iyon ay haharapin ko ang mga umaapis sa iyo. Titiponin ko ang mga itinakwil, papalitan ko ng karangalan ang kanilang mga kahihiyan at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Zephaniah chapter 3 verse 20, sa panahong iyon kaya'y aking titipunin at iibalik. Verse 20 guys, ito na yung last verse ng Zephaniah chapter 3. Zephaniah chapter 3 verse 20, hanggang dito na lang din kasi sa verse 20 ang aklat ng Zephaniah.
So, Ibanayas chapter 3 verse 20, sa panahong iyon kayo'y aking titipunin at ibabalik sa inyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig at muli kong ibabalik ang inyong kayamanan at kasaganaan. Si Yahweh ang nagsabi nito. Bukas na itong aklat ng Hagay, guys. So, bukas is, 11. 4-11 September 2024. Konti na lang. Ilang book na lang? 3 Hagay. 3 book na lang. Tapos na yung Old Testament. Sobrang tagal, guys. 1 year mahigit. Bye, everyone. God bless.